What's up mga ka-dicer? Isang magandang umaga na naman sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Viernes. Weekend na naman mga ka-dicer. So bago natin simulan ang video na ito, syempre mag-intro muna tayo. For today's vlog mga kaibigan, bali may nagtanong lang sa comment section ng ating YouTube channel. So ano nga ba at ano nga daw ba ang pinagkaiba ng promodizer sa merchandiser? Aba, teka. Meron nga bang pinagkaiba yan? Wow naman! Wow! Bago ko tuluyang ipaliwanag kung ano bang pinagkaiba niyan, gusto ko po munang mag-disclaimer again, ano? Kasi hindi po ako perfecto sa larangan ng merchandising. Ito pong aking sharing base lamang sa aking nalalaman based on my experience sa aking pagiging merchandiser. Okay? So simulan na natin. Ano ba yung promodizer? Pag sinabi pong promodizer, nakapokus ka po dyan sa pagpo-promote. Kaya nga po promodizer, nandiyan po yung root word na promote, galing niya sa promodizer. So ang mga ginagawa po ng promodizer, kung paano i-alok yung iyong produkto sa iba't ibang technique or pamamaraan, no? So ang taong ito ay may sapat na kakayahan paano ipaliwanag kung ano-ano ba yung mga nasa produkto niya. Pati nga bulag, pinasasamantalahan mo eh. So isang halimbawa natin dyan yung cellphone, di ba? So ikaw, di ba kapag ka sa mga mall, makikita mo yan, pag bumili ka ng cellphone, i-explain ng promodizer yan kung ano ba yung specification ng phone na yon, ano ba yung advantage nun compare sa ibang cellphone. So sila po yung mga may kaalaman yan, dyan makikita kung gaano kahusay at paano mo ma-eengganyo ang isang customer na bumili sa iyo. So yan po yung tinatawag na technique, no? May kanya-kanya po yan silang technique. Hindi naman doon sa mga makikita nyo sa mga supermarket yung push girl. So ang difference lang naman doon, yung push girl meron siyang exclusive na product na ini-endorso or pinupush. Hindi totoo yan, bola lang yan. At sa promodizer kung ano yung company mo, so lahat ng produkto ng kumpanyang yun kailangan mong i-push. So isa pang halimbawa dyan yung aircon. So dapat marunong ka or alam mo yung mga specification ng aircon, kung ilang horsepower ba yan, kung gaano ba kalamig yan, kung nararapat ba yan sa ganito kalaking kwarto. So mga ganyang bagay, yan po ang promodizer. So sana sa maikling explanation na yon nakuha mo, o sa nagtanong man nakuha mo kung yung trabaho ng promodizer. Punta naman tayo dun sa merchandiser. Again, ang merchandiser po, isa po siyang tao na accountable sa mga product sa supermarket, magsimula pa lang sa pagde-deliver hanggang sa maibaba ito, hanggang sa ma-display ito, hanggang sa maibenta ito. So siya po lahat ang nangangalaga dyan. So ang mga merchandiser po, may kanya-kanya po yung handle na company. So for example, ang company mo ay Lily's Peanut Butter Newborn Food Products Incorporated. So shout out kaya Newborn. So halimbawa, iyan ang hawak ng isang merchandiser. So lahat po ng item or product ni Newborn, siya po ang mangangalaga doon. Sa display, sa paglilinis, sa inventory, sa paglalagay ng presyo, at syempre sa monitoring of expiration. So yan po ang trabaho ng isang merchandiser. Ang galing mo pala dyan ha, hindi ko alam ha. Yan po ang kanilang pagkakaiba. So again, hindi po ako perfecto. So batay sa aking kaalaman at sa aking experience, yan po yung pagkakaiba nila ayon sa aking sariling opinion. So kayo, mga nanonood dyan na matatagal na po sa larangan ng merchandising, maaaring nyo namang i-comment para din matulungan natin yung mga baguhang merchandiser kung ano ba talagang pinagkaiba ng promodizer sa merchandiser. Yun ang mga promodizer at saka push girl halos nagkakaparehas lang naman, ano. So dyan makikita kung gaano kakahusay, kasi nga
kapag po ganyang promodizer, may mga kota-kota po yan. Masarap din dyan kapag kumota ka, ay talaga namang mas malaki pa ata ang incentive kaysa sa sasahurin. Wow. So ayon sa aking kaibigan na si Lawrence, na isang promodizer ng Hisense TV at saka ng Devant, ang isang unit po pag nakabenta siya ng isang TV, 500 incentive. Ang galing! So, di ba? Napakasarap nun. Paano kung depende yata sa laki ng TV. So, yung pinakamalaking incentive sa isang unit ng TV, meron kang 500 incentive. O, di ba? Ang sarap nun. Paano kung, halimbawa, naka 10 unit ka na benta, yung pinakang malaki, 500 sa 10, wow. So, di ba? Meron kang 5,000 nun. Incentive pa lang. O, di ba? Sarap nun. So, yan po ang kaibahan ng merchandiser sa promodizer. Ang merchandiser ko, hindi ko man masasabi, based on my experience, bihirang-bihira, madalang pa ho sa patak ng ulan ng incentive dyan. Kasi po, ang nagkakaroon ng incentive dyan, yung ahente. Kasi po, ang merchandiser, katulong lang sa pagdi-display, so sa monitoring. So, nasa ahente na rin kung nakakota siya at kahit kaunting pitik man lang ng merienda, bibigyan si Dizer. Wow naman! Wow! So, yan po ang difference niya. Nga pala mga ka-Dizer, meron nga po wala akong favor sa inyo na sana po pakisuportahan niyo po ang aking kaibigan at isang ka-Dizer na si Noel Mabalos. So, ayan po yung channel niya. So, ayan po, isa po siyang tactical coordinator at the same time merchandiser din. At nagsisimula po siya sa kanyang pangarap na maging isang YouTuber din po. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out kay Roy Esquilon Kaimoy na isang Nestle merchandiser dyan sa Kuwait. So again, maraming salamat. So sana itong video na ito ay nakatulong dun sa nagtanong. Maraming salamat po muli sa inyong pagtitiwala at pagsuporta sa ating YouTube channel. Again, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Pakihit mo na rin yung notification bell na yan para lagi kang updated sa mga video na ating i-upload. Again, ito po muli ang inyong lingkod, Erwin Regalo, palagi nagsasabing, mabuhay ang lahat ng merchandiser.